Hello guys, it's me, Mom, si Jen. Welcome back to our channel. So, kumusta kayo guys? I'm so excited to share with you guys kung paano ako mag-edit sa Filmora. So, yung edit natin ngayon sa Filmora is yung asawa ko kasi, naglalaro kasi siya ng Tekken. So, ako talaga ang taga-edit video niya. So, dina-download ko from Twitch. Dina-download ko hanggang sa, and ito na yun, sa desktop. So, kinagandaan ng Filmora, guys, yung ano siya, friendly user. As in, okay na okay siya pang beginner. So, ako kasi, ang ginagamit ko talagang pang pag-edit sa family vlog namin is yung iMovie. Doon talaga ako nag-start kasi, as in, hindi pa talaga ako marunong mag-edit. Hindi ko pa alam yung mga tricks sa iMovie. Hanggang sa na-try ko ang Filmora. Nahirapan ako sa iMovie kasi, kailangan ko pang gumawa ng sarili kong intro doon sa mga effects. Pero dito sa Filmora, meron na siyang naka-building. So guys, papakita ko na lang sa inyo guys para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So guys, if you're new to this channel, please consider subscribing. So thank you. At sa mga nakapag-subscribe na, welcome back to my channel. Stay tuned and enjoy this video. So guys, pupunta muna tayo sa Filmora. Software. And actually, itong Filmora, iti ko lang siya alaman, guys. So, pagka-open mo lang software, ito kagad yung lalabas. Meron siyang quick tour, kaya isa din to sa nakapagpa-easing gamitin. And, so, iti ko na siya ipiplay yung quick tour nila, ha? So, diretso na kagad tayo. Audio. I-download mo. Or, ito kasi naka-download. Diretso na siya dyan. Yung iba, kasi hindi pa naman naka-download. Pwede mo namang i-download. Then, pwede ka mag-import ng music kung music ka maka-copyright. Then, yung sa title, ayan, ito marami siya. Ito yung sa mga pinag-anagos. Meron siyang pang-import. Alright. Okay. Pwede mo siyang i-edit. I-click mo lang yan. Oh, lagay mo. JennyJaeR vlog. Apply mo siya. Pwede mo pala yung power. So, dahil malaki siya, pwede mo siya. Pwede mo rin baguhin. Font pala. Nagustuhan ko kasi. Pwede mo rin baguhin yung music. Kung anong gusto mong music or pwede ka magtapos, meron siyang transition. Pwede ka maglagay ng transition. Doon sa mga maraming pag- Nakita nyo? Try ko pa mag-upload. Work na. Para makita nyo lang. Transition. And
din. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko din dito. Maganda. Pwede mo siyang i-drag mo sa video. Then next, isa sa pinaka-nagustuhan ko dito. Yan, pwede kang maglagay ng halimbawa itong airplane. So, bong. Talagay mo. Sa iMovie, wala siyang ganyan. So, ikaw mismo ang gagawa. Talagay mo sa screen screen. So, ito namang split screen. Yan, pwede mo siyang ganyan. Okay guys, punta na tayo sa pag-edit ko sa video. So, una mong gagawin, kukunin mo muna yung video na gusto edit. So, kikiklik mo lang yan. So, nasa desktop ko sa yung edit ko, yung Joy Fury. So, ito siya. So, dadrag mo lang siya guys. Drag lang. Sabi ng asawa ko, mas okay daw to. The best na daw to para okay yung sa malabo. So guys, after nyan, play muna natin. You can definitely run some more after these, after this set. Or sets, we don't know. Sabi ng asawa ko, kunin ko lang daw yung start ng laban nila. Actually ako, pagka pinaka-start pa lang, ni-start ko siya dito. Then, ito na kagad yung pangkakat mo. I-click mo lang siya. Bawa ito. Gagamitin mo siya sa part na gusto mong i-cut. Then ito, hindi mo na to kailangan. So, di-delete mo na siya. Then play mo lang. I still don't punish. Kunin mo lang yung konting seconds lang. Kasi gusto mo lang maging intro to. Itong incog versus na. Eh, ba't na siya ito? Okay. Hindi siya na, hindi si Nash yung kalaban niya dito ah. Si Joey Fury. Kukuha lang ako ng konti niyan. Seconds lang. Cut ko. Then, i-start ko na siya. Ready. Sali kadalasan dyan. Cut. So, pag copy-play mo siya, diretso na siya kagad. So, kung hindi ko na pinapanood talaga all the way yung so, ang ginagawa ko, na-forward ko na siya. Pero guys, dito, pwede mo siyang paliitin. Para hindi ka mahirapan mag-ano. Pwede naman ganyan. Para at least, pwede mo siya. So, kadalasan, ini-end ko siya. Start na naman. Next. Yan, ganun-ganun lang ginagawa ko. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano pa yung isa sa kinagustuhan ko dito sa Filmora. Okay, so guys, punta na tayo sa pag-edit. Pag-cut-cut ko ng video. So, hindi ko kasi kailangan ng audio na. Okay, kasi meron na siya. Ito rin kailangan ng info kasi kapag so, gusto niya pag sa Tekken. Ayan. Yung pinaka-start lang. Nakat mo lang siya. Tapos, ang gusto niya, start na kagad. So, kinukuha ko to. Para lang makita kung sino.
to Brian. Kasi ako naglalaro ng Tekken eh. Pero ito yung character na kalaban niya. Joey Pew. So, hindi ko siya kailangan. Ay, so yung mga hindi ko kailangan na, ano, VIP. Ni-delete ko lang siya. I can definitely run some more after these in a stupid matchup. I still don't punish Mark. So, gusto ni JR, after nyan, start na kagad sa... So, hindi ko na to kailangan. Ay, hindi ko na to kailangan. So, dinidelete ko na lang. So, para yung pinaka-start. I can definitely run some more after these in a stupid matchup. So, next. Hanggang sa matapos siya. Tinatanggal ko rin tong part na to. Ang gusto ni JR. Ano lang tayo. So, ini-end ko siya sa week. Ano yan. Start ko ulit sa... So, balikan ko kayo guys pagka nakat ko na siya lahat. So, para pakita ko sa inyo kung paano ako mag-export. Saka, kung ano pa yung mga effects na ilalagay ko dito. Yung iba sa inyo nagtataka, pet gamer yung asawa ko, sinusupport ko pa. Una, kasi masaya siya dun. At pangalawa, na kami napapabay. Hindi naman niya napapabayan ng pagkagang pinagkukulat namin. May time din siya namin. Pagayang namanage niya talaga yun sa paglalaro niya. May time siya kay JJ. Yun naman mga important. Work din siya. Kahit naglalaro. Kaya bakit hindi ko i-support yung tempere, may kita din naman siya. Hindi nga lang ganun pakalaro. Is, naglalaro siya and in-enjoy niya yung pagpaglalaro na. Ano, hindi niya kami napapabayaan. Saka, bago pa lang niya kasi ako nakilala, talagang Tekkenist na lalaro na tayo. So, ayokong alisin kay JR kung ano yung una sa nagpapabayaan niya paglalaro. Puro magagalit ako kung nag-work, papabayaan niya kami, namin yung jowa niyo, hindi naman kayo napapabayaan. So, para sa akin, kayaan niyo lang kung mamanage nila yung time niya. Puro support yun na lang din. Ako kasi hindi naman ako, hindi ako maroon. Kahit anong laro, hindi ako malig sa mga. Pero nilalaro ko lang. Gusto lang ako mag-edo. Gusto kasi ng asawa ko, patayin ko yun. Gusto kasi ng asawa ko na alisin ko yung mga commercial. Hindi naman commercial. Kasi ang gusto kasi ng asawa ko, puro start na kagad ang laro. Kaka-importante din. Duro, huwag mong supportahan yung jowa nyo sa pag-game. Kung puro games lang talaga ginagawa niya, mag-upload niya. Papabayaan kayo, mag-inter. Ikaw, girlfriend, time sa'yo, puro sa games. Kasi yung maghapon talaga, simula umaga hanggang hindi kumain, hindi magawa. Usually, pag naglalaro siya, ano ko pa naman. Kaya yung asawa ko, kaya yung reason ko. Ganito lang ako mag-edit, guys. Pag sa kanya, actually, madali lang i-edit yung second. Cut-cut lang. Siya lang masyadong arte. Actually, ang ginagamit ko talaga pang edit before, as in, nag-i-start pa lang ako sa pagbablog. iMovie kasi, madali lang siya. Super basic lang. Kapag bagong-bago ka pa lang talaga,
pag-edit. Try nyo siyang gamitin. Pero iba naman ginagamit nila kayo. Master, InShot. Kaso nga lang kadalasan doon before, hindi ko pa alam kung paano alis. Naka-Mac naman ako. iMovie talagang ginagawa. Kadalasan lang na ginagawa kong intro niya. You can definitely run some more after these in a stupid matchup. So, ni-import ko yung banner. Medyo ikla. Guys, disclaimer. You can definitely run some more. Experience lang. Tapos, tumatagal ka sa pag-edit. Parang mas marami. Kadalasan lang talaga ako sa YouTube. So, ayan. Ano yung importante? Search mo kung paano mag- So, next na nilalagay. I-import mo yun. You can definitely run some more after these. This stupid match. Hindi ba malakas yung voice? Pwede mo siyang baba. Mag-work. You can definitely run some more after these. Papansin nyo, nasa gitna. After nga, nilalagay ko siya. Needs. Pwede mo naman siyang ikabigit. Yung sa dulo, nilalagay ko. Sa dulo, dinalagay ko yung nandalagay ako ng type. Ito. Pinili ko lang to guys ha. Click mo lang yan. Okay. Kahit ano, pwede nyo naman sabihin. Anong gusto nyo sabihin? Naman. Please consider sabihin. Pwede naman.
Bye. Medyo pa. Lagyan natin ako. So, para hindi siya nakakabig. Medyo mahina sa palakas. Hindi naman mapapansin yun eh. Ayan yun na yan. Check natin yung in. You can definitely run some more after these. Baba ako siya. Tapos siya. You can definitely run some more after these. This stupid matchup. So yan guys, tapos natin ang pagka-cut, pag-edit ng video niya. So ang gagawin natin ngayon, paano ba ako nag-edit? So ayan guys, natapos na natin ng pag-edit ng guitar. So guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo. Disclaimer lang guys ha, hindi ako professional na ibang tawag sa mga. So yun, hindi ako professional na natutunan ko lang ang pag-edit. Siguro last year na nagsimula akong mag-edit sa video niyo. So parang nagustuhan ko yung Filmora kasi sa audio niya, iba yung common na lang. And then tapos yung titles niya, ang rami din niya pagpipilian. Hindi lang basta title, ang colorful, mga ganyan. Tapos yung sa transition niya, hindi lang basta third, pa-up yung sound. Marami ka pang pagpipilian. Tapos yung effects niya, before, last year, unang ginagamit ko sa apps lang. Kasi before, gusto ko lang talaga ma-upload din. May copyright music pa nga ako. So, nasa tumagal ng tumagal, yan, nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube, paano ba mag-edit. Nasa tumagal ng tumagal na, yun, natutunan ko na rin siya. Before ang gamit ko is, at kaso nga lang, hindi ko patanggal yung water mo, paano tatanggalin. Tapos, next noon, ginamit ko naman, yung iba, ginagamit yung kinema, at alam na nila paano ka. So, hanggang sa ginamit ko na yung iMovie. Kasi yung iMovie, super dali lang talaga niya. Kaso nga lang, ikaw mismo yung maglalagay ng mga effects sa video. Lalagay mo siya sa green screen. Ayan. So, ang kinaganda naman sa Filmora na gamit ko ngayon, yung sa titles niya, hindi lang basta yung basic ng titles. Meron siyang, may mga effects siya, cool, kaganda kina. Tapos sa transition, hindi lang basta blurring. Kasi yung alam niyo yung basic na editing apps. Sa Filmora, pakarami niyang pagpipit. Tapos, sa effects naman, marami din pagpipit sa film ka. As in, kasawa ka. As in, talagang ma-hard ka mag-edit ang camera. This is, sa screen naman, yun, ilang screen na kalahati lang. Marami siya, pwede lima. So guys, thank you for watching. At sana may natutunan kayo sa vlog. Sa content na to, sa Filmora guys, try nyo lang din. I highly recommend friendly use. And so guys, thank you for watching. Consider subscribing. If you're new to this channel, please consider subscribing the notification bell para pagka new upload kami, like ka. At guys, thank you guys for watching. See you in our next vlog.